To, maganda to. Yan. So, what's up mga kababad? So, ayun, panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon, no? So, ayun, kung napansin nyo, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Almost 1 month tayong walang, ano, walang upload na video. So, ewan ko kung bakit. So, naging busy lang talaga. Then, dami ko rin ginawa. Yun, marami akong pinagkabalan ngayong quarantine. So, ayun, kamusta kayo? Kamusta kayo mga kababad ko? Kahit 1 month tayong walang upload mga kababad, is progressive pa rin yung ating YouTube channel dahil yung last na video na in-upload ko is almost 5,900 views na siya ngayon. So, inactive yung last na video na ginawa ko. So, which is ito yon, lalagay ko na lang dito. Yan yung picture niya ito. Ayan yung picture niya. So, lalagay ko na lang sa description box yung link ng video na to para mapanood nyo kung ano yon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin. So, it's me again, EG Boy TV. So, sa yun mga kababad, ngayong araw na to, may gusto lang akong i-share sa inyo yung ano yung about sa mga alaga kong cactus and succulents. So, pero yung pinaka-topic ko ngayon guys na gusto ko i-share sa inyo is yung how to propagate cactus. Kung paano ba magparami ng cactus sa mabilis na paraan. So, hindi naman po ako expert or magaling sa pag-aalaga ng cactus. Pinag-aaralan ko pa rin kung paano ba magparami or mag-aalaga talaga ng cactus. Pero, good news, effective yung ginagawa ko ngayon sa aking mga cactus. Then, ganun na rin po sa aking mga succulents. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung kung paano ko naparami yung mga cactus ko sa mabilis na paraan at sa madaling paraan lang. So, ayun. So, bago ko ipagpatuloy itong video na to, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel or bago ka lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell button para manotify ka sa mga bago kong video. So, ayun. Simulan na natin. So ayan guys, so ito po yung mga aking mga succulents and cactus. So pagpasensyan nyo na yung mga ibang lagayan nya. So ito paano is nagtitipid pa rin naman po ako kahit sa mga lagayan. Pero yung iba kasi, yan, may mga pots na yan. So ayan. Then, so ito guys, kung napapansin nyo dito, itong mga to, yan, yung mga nakalagay dito na maliliit na cactus. So ayan. So ito po yung naipropagate ko na or yung mga nailipat na tong mga to. So ito na yung mga bago kong tanim. Yan, bagong mga tanim na yan. Pero yan guys, is buhay na yan. Yan buhay na yan is meron na kasi mga ugat sa ilalim yan. So napapansin niyo tong mga to. Yan yung mga Mickey Mouse na sinasabi nila. Ito. Yung tinanim ko yan guys. So ito lang dito yan. Yung tinanim ko lang guys ito. So itong mga to is mga baby niya na. 'Di ba? Ang liliit pa lang nila. Pero good news, meron na silang matatawag na baby nila. So ayun mga kababad. So kung bibilangin ko lahat ng aking mga na-propagate na cactus is ito. Simulan ko dito. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So ayan, meron pa dito 17. So ayan mga kababad. So, ilan lang yung cactus ko dati. So, nakapag-propagate na ako ng 17 na cactus. So, good news na yan kasi habang nagsisimula pa lang kasi ako mga kababad, is meron akong nai-propagate na 17 cactus. Then, good news, meron na silang mga baby. Yan. So, napakasaya lang kasi
meron na silang mga tumubong baby, so buhay na buhay. So itong mga to, mga kababad, yan, kahit ganyan lang kalilit yan, meron na yung ugat. So ang ginawa ko kasi, paano ko sila naipropagate ng maayos. So ito po yung mga mother nila, yan, itong dalawa, yan yung mga mother nila. So ito yung mga babies nila, yan, ito yung mga mother. So ang gagawin mo lang is itong mga to, yan mga kababad, no, yung for example itong ito, yan, diyan mo yan yung mga puputulin mo, yan, puputulin mo yung mga yan. Pero ingat lang kasi kailangan mo ng, so ito kailangan mo ng ipit, yan, so kailangan mo ng ipit. Then for example kukuha ko, so ayan, dahan-dahan. So yan, pagkukuha kayo ng ano nyo guys, yan, kukuha kayo ng ipupropagate nyo, dahan-dahan lang. So ito yung nakuha natin. So ang ginagawa ko lang po is, yan, maghanap ako ng flower pot nya, for example ito. So yan, kukunin ko na ito muna. So ayan guys, so usog ko lang. Iusog ko lang para kumasya. Then so yan, meron na tayong bago ulit na ipopropagate. So ito mga kababad, no, ini-air dry ko lang siya. So yan, naka-air dry lang yan. And then dinidirekta ko na siya mismo dito sa may lupa, pero hindi yung pinaka ito, hindi yung pinaka dulo niya kung saan tutubo yung roots. So ayan. Hinayaan ko lang siya na kaganyan, then minsan after 3 days lang nilulubog ko na siya. Nilulubog ko na siyang ganyan. And ingat lang kayo guys, kasi minsan kasi yung ito kasi hindi siya gaano ano matinik. So ayan, so ayan, i-air dry ko muna siya minsan 3 to 4 days lang. Yan, hanggang sa medyo mag-dry siya dito sa dulo, then pwede ko na siyang ilubog tulad nito, mga yan. Yan, ito meron na kasi itong buwan. Yan, buwan na rin kasi itong mga to. Yan, buwan na yan. Tapos pag ano, pag kunyari ito, may ugat na kasi itong mga to. So yan, papakita ko lang. May ugat na po yan, yung nakikita nyo maliit. Yan, may ugat na siya. Yan, ipapatong mo lang na ganito. Yan, tapos yun, hayaan mo lang siya. Yan, mabubuhay na po yan. Yan, mabilis lang po magparami ng cactus. Kasi hindi naman po masailan ang cactus, basta alam nyo lang po yung gagawin nyo. Basta yung puputulin nyo yung mga nasa baba. Mga matatanda na kasi itong mga to, yan lang yung mga puputulin nyo. Huwag kayong magpuputol basta-basta sa taas kung maliliit lang. Kasi itong mga to, yan, mga bago na yan, mga baby na yan. Basta pag magdidilig lang po kayo, isang beses lang minsan sa isang linggo. Kasi hindi gaanong dinidiligan ang cactus eh. Yan. Hindi kasi sila mahirap alagaan. So yun, meron na tayong pang 18 na nakapropagate. So ito siya. So ganun lang po kadali mga kababad. Pag nagpropagate muna kayo, kahit ano muna yung lagayan nyo. Kung nagkaugat na yung mga yan, pwede nyo nang ilipas sa mas magandang flower base. Yan, mga paso. Yan. Kahit ano yung pwede nyo paglagyan. Yan, ito cup noodles lang to. Yan. Ito, maganda to. Yan. Diba? Tumba. Lang, ayusin lang natin.
So ganun lang kabilis, tapos ano, ganun lang kadali mag-alaga ng cactus. So yan, meron din akong ito, yung pinangdidilig ko, ganito lang siya kalaki. Yan, lagayin dati ng pabango. Kahit konti-konti lang pag nagdilig kayo, yan, diniligan ko na kasi kanina, kaya hindi ko na siya pwedeng diligan. Basta konti-konti lang, yan, pag nagdilig kayo, konti lang. So ayun mga kababad, hanggang dito na lang yung aking video. So, ganun lang po kadali magparami ng cactus. So, mas pinadali ko na po yung pag-explain. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel o bago ka lang dito, don't forget to subscribe at hit mo na rin yung bell button para notified ka sa mga bago kong video or sa susunod ko pang video. So ayun, hanggang dito na lang.